Guilherme, água, vamos! Guilherme, água, vamos! Hi guys, it's me again, James Boom, and I'm back with another video. Woo! So yon. Ayon, so bago tayo magsimula sa video ko today, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-view, sa mga nag-subscribe, especially talaga sa mga nag-view dun sa last video ko na in-upload ko nung Wednesday. Maraming salamat. I know you people. Thank you very much. Very well appreciated sa mga nag-comment. Salamat. Maraming pong salamat. And sana patuloy kayong manood ng aking mga vlogs. And para sa mga bagong dating, ano pang inaantay mo dyan? Alam kong i-click mo naman to. I-subscribe. Subscribe ka na. Please. Please. Ayan. So maraming salamat. Pasensya na kung sobrang haba nung last kong video kasi actually ito talaga nangyari nun when I was editing, supposed to be dapat talaga 21 minutes lang yon. Kaso katangahan ko hindi ako nagsisave, so habang ina-edit ko yung outro na lang yung kulang, ina-edit ko yung outro, nag-crash yung app. Nawala yung file. So yun, kinailangan ko siyang ulitin. Parang in-edit ko yun from 3 PM to around siguro mga 10 PM nag-edit ako. Pero syempre may mga breaks naman yun. Kasi hindi na naman ako magaling mag-edit kaya ang tagal kong mag-edit. And ayun, nawala yung ginagawa ko. Pakalungkot. Tapos pinilit ko siyang tapusin within that day kasi gustong-gusto ko nang ilabas yung vlog na yon kasi overdue na siya. Tagal na nun eh, parang nung Sunday pa yung nangyari. Dumaan yung Monday, tapos Martes, yun ay nag-edit ako nung Martes. Tapos syempre hindi ko pa siya nilalabas, i-edit ko pa bukas. So yun, pinilit ko siyang gawin, eh antok na ako. So kung ano na lang sabi ko, kung ano na lang makayanan ko, sige okay lang. Yan na lang. So yun, pasensya na kung sobrang haba. Pero maraming salamat sa lahat ng nanood sa first vlog ko, first video ko dito sa YouTube. Thank you. Thank you sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. So yun, simulan natin ang ating video. At ang video natin ngayon ay Get to Know Me Tag. Let's get started in 3, 2, 1. So, ang video natin ngayon is Get to Know Me Tag. So, meron akong mga questions dito sa aking mahiwagang bowl. May 50 questions dyan. And 50 questions. So, bubunot ako ng isa. Sa isa ko siyang bubunutin, then nasagutin ko siya. So, bubunot lang ako ng 22 questions kasi masyadong mahaba na naman pag lahat to ay sinagot ko. Naisip ko lang siyang gawa ng ganito para lang maiba naman. Wala lang. Trip ko lang. Ba? Alam ba sa ganun trip? So, yun. So, yung first three na sasabihin ko, hindi ko na siya bubunutin. Yung first three na sasagutin ko kasi parang napaka-normal na question yun kaya hindi na kailangan bunutin. Okay, let's start na. First question. What is your name? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is James Belleza. Sa mga nagtatanong kung bakit daw may boom or bakit may boom yung pangalan ko, kasi trip ko lang. Gusto ko eh. Question number 2. Where do you live? So yon, so where do you live? Nakatira ako sa Manila. Ngayon, nagbe-base ako sa Manila, pero nauwi-uwi ako sa Laguna, sa Santa Cruz. Kita nyo nga doon sa huli kong vlog. At kung hindi mo pa napapanood yung huli kong vlog, panoodin mo na sa channel ko lang. I was raised in Mindoro. Mga taga-Mindoro dyan. Alam ko marami ako subscribers sa taga-Mindoro eh. Nalaki po ako sa Mindoro ng aking mga mapagmahal na mga grandparents and ni Papa. Doon po ako lumaki, doon ako nag-high school, doon ako lahat.
except for college, dito na ako nag-college sa Manila. Ayun, dito na ako lumaki for almost 18 years yata. Oo, basta ganun, hindi ko na maalala. And yun, umuwi-uwi din ako pag mga super long weekend. Yan, umuwi ako na sa Mindoro. Kaya, pag-uwi ko dyan, kita-kits tayo mga taga Mindoro. Yung mga friends ko dyan, hi, kina Vina, kina Owa, hi, Paula, hello, KJ, kay Ashen, what's up, what you doing? Question number 3, where did you study? So, pumapasok po ako sa Adamson University as a BS Biology student. Yun lang naman yung nasabi ko eh. Hi sa mga kaklase ko. Hi po. Okay, so simulan na natin yung bunot-bunot. Marami dito mga questions, guys. Mga interesting siya. Yeah. Hello. Yeah, so my fourth question, pero first na binunot ko is... Kaban ako. What is your greatest achievement in high school? Ginagawa mo. So, what is your greatest achievement in high school? Well, my greatest achievement, para sa mga hindi nakakaalam dyan, I graduated high school as the high school valedictorian in Lunagoho Colleges sa Calapan City, Oriental, Mindoro. And yun, so siguro yun yung pinakang greatest achievement. Siyempre, kahit naman sinong estudyante siguro. Yun yung the best achievement na pwede mong makuha sa high school. To graduate as a class valedictorian, high school valedictorian, school valedictorian. Basta yun. Question number 5 is this one. Do you love animals? Alam mo, sa question na to, nakakatawa. Kasi BS biology student ako, pero hindi ako ganun ka hilig sa mga hayop. Kahayupan yun. Hilig ako. Hindi. Sa mga hayop, hindi. Hindi ako masya. Kahit yung pamilya namin, nag-breed kami ng dogs, hindi pa rin ako mahilig eh. Ewan ko, sorry sa mga pet lovers dyan, pero... I mean, hindi naman sa ayaw ko sila. Parang, hindi lang, wala lang, hindi ko lang din sila gusto. In the middle ba? With you... Ginagawa mo! Next question. Okay, dahil sa nalaglag yung isa, yun na lang yung question. Yun na lang yung question na gagamitin ko. Do you know where will your career be in 10 years? So, yun. My career in 10 years, actually, hindi ko pa alam, hindi ko masabi. Ako kasi yung tao na palaging go with the flow lang. Kung ano mangyari, edi yun. Kung anong opportunity, edi yun. Pero as of now, maybe I'm thinking of going to MS after I graduate ng college. Wala lang for higher learning and everything, ganun. And yun. Pero 10 years from now, ewan ko, hopefully naman sana happy ako sa career, kung ano mang career yun. Sana happy ako sa kanya, and yun. Next question tayo. Kailan na? Question number 7. Who is your current best friend? Who is my current best friend? Actually, wala. Wala akong yung totaling best friend, yung talagang best, super best friend, wala. Pero marami akong super close friends. Yung talagang close ako sa kanila. Marami. Sobrang dami. Kasi yung pinang... Siyempre, pag sila yung best friend, siya yung lagi mong kasama, lagi mong kapwentuhan, lagi mong pinang... Wala. Sad, no? Sad. So sad. Mag-isa ako sa buhay. The joke lang. Hindi, marami naman ako talagang friends. Tropa, ganun, barkada. Sobrang dami. And... ayun. Let's move on. Next question, question number 8. Have you ever thought on joining politics? Ooh, good question. Actually, yes, I did. And to be honest, I ran as SK chairman in our barangay sa Mindoro. Last election, pero hindi ako pinalad. Pero okay lang naman sa akin kasi feeling ko it was a way of God to tell me na bumalik ka na sa school. Kasi dati nag-stop ako. So nag-stay ako sa Mindoro. And it was God's plan for me to lose so I can continue my school, and okay naman so far. Kaya yun, I'm happy pa rin. Question number 9. Bunutin na natin siya. Dito sa ilalim kumuha.
inalaglag ulit. Baka yun talaga yung gustong itanong sa akin. Kaya yun yung susundin natin. And our question number 9 is, if you could live anywhere in the world, where would it be? Actually, gusto ko talaga sa Amerika tumira. Wala lang, parang ang easy-easy ng buhay doon. Tulad ng buhay dito sa Pilipinas. Pakahirap. Ganon. And yun, wala, parang doon kasi napaka-peaceful. Although, alam ko na magulo din doon. Pero, tanong ko sa inyo, if you were to live anywhere in the world, where would it be and why? Yung sabi ko sa comments. Sa baka, comment mo. Ha? Question number 10. Who is your favorite female YouTuber? Easy. Siyempre si Alex Gonzaga. Wala namang iba. Sino ba namang may ayaw kay Alex? Just tell me kung sino may ayaw kay Alex and wow. Kasi sobrang nakakatuwa siya, sobrang masaya yung mga vlogs niya, yung mga ginagawa niya din sa channel niya, sobrang saya. And yun. So yun, si Alex Gonzaga is my favorite female YouTuber. Question number 11. Which soft drinks do you like? Actually, hindi naman ako ganun kahilig mag soft drinks na unlike before. Pero my favorite soft drinks pa rin is Sarsi or kaya Mag, basta root beer. Sa mga magsasabing lasang toothpaste daw yung Sarsi. Uy, masarap kaya. Kaya Sarsi. Hindi ito sponsored pero Sarsi. Baka gusto nila. Looking at you, Sarsi. Baka naman. Question number 12. Do you know how to cook? Rate your skills. Ayun, so yes, I know how to cook. Paminsan-minsan, gano'n. Actually, nung New Year, ako at si ate yung nagluto din sa amin ng handa. And yun, okay naman siya. Actually, lahat naman pala marunong magluto. Basta mag-YouTube ka lang or mag-Google, you know me, gano'n. Yun lang. Madali lang matutong magluto. Mag-Google-Google ka lang, gano'n. And yun, rate my skills siguro mga 7 out of 10. Or 8 out of 10. Masarap. Or nakakachamba lang ako. Question number 13, kung hindi ako nagkamali, kung saan hindi ako nagkamali. Pero 13, question number 13, do you have any fear? Actually, sa totoo lang, takot po talaga ako. Takot po akong masaktan. Hindi, joke lang. Takot ako sa mga ipis, yung ipis na malalaki, yung gaganda, tapos tumilipad sila. Yung para yung akala mo feeling butterfly sila, gano'n. Takot ako talaga. I mean, hindi naman ako takot, pero nagugulat ako palagi pag yung biglang lilipad dito sa harapan mo, tapos yung gagapang pa sa'yo. Nasty. And question number 14. Where do you want to travel? Ayun, so hindi naman ako ganun ka-travel lover or traveler or ano bang tawag sa ganun. Basta hindi ako mahilig mag-travel. Wala din naman ng pera. Kaya hindi makapag-travel. Pero kung sasagutin ko tong question na to, saan ko gusto mag-travel? Gusto ko mag-travel sa Greece. Gusto ko talaga mapuntahan yung Greece. Wala lang, parang ang ganda doon. Sobrang peaceful ng area. Napakahilig ko sa peaceful, no? Yun, mahilig kasi ako sa Greek mythology, kaya gusto ko sa Greece. Question number 15 is... any funny moments with your friends? Wait. Ay, oo, eto kakwento ko sa inyo guys. Semi-story time. Story time! Nung dalawa kong friends na si Iya at si Jerilai. So nagbumotor kami noon, papunta kami sa boyfriend ni Iya, kay Jeriel. Shoutout sa inyong tatlo dyan, gusto na kayo. So yun, papunta kami doon and nagbumotor kami, ako yung may dala. And first time ko lang matutong magmotor noon. Masaway. Sorry po. Ayun. So first time ko lang matutong magmotor noon. So ako yung nagda-drive. May humps kami madadaanan. And yung motor kasi namin is parang malapit na siyang ma-flat or malambot yung gulong. Ayun. So iniwasan ko yung humps. Hindi ko nakita na may parang may ganon. Giniagawa mo! May lugong. Ewan, di ko alam. Basta yun, may malalim na hukay. Parang ganon. Hindi naman siya super lalim. Ganito yung hukay. So nag-bounce yung motor pa ganun and hindi ko na siya na-control hanggang sa natumba kami. Nakakatawa kasi doon ay yung friend ko si Iya, kachat niya yung jowa niya. So pagkatumba niya, so natumba na and boom. Pagkatumba niya,
nagawa pa niyang i-chat yung jowa niya na sabi niya, na-aksidente kami, wait lang. Ha ha ha. So yun, so natawa na ako noon nung sinabi niya na chinachat lang daw niya si Jeriel na na-aksidente siya. Tapos yung isa pa is, itinayo na namin yung motor. So natayo na namin siya di Iya, nakita namin para sa kaming may mga gasgas, minor injuries lang naman. Wala na nating serious naman. May mga gasgas kami, may mga sugat, ganun. So dumudugo yung mga buhod, gano'n, yung binte. May mga dugo. Tapos si Jelay, shoutout sa'yo, ikaw baboy ka. Si Jelay, nakahiga siya, as in parang nakahandusay siya dun sa may kalasada, nakaganon siya. Tapos nagmumoan siya, sabi niya, aray, ang sakit, nakaganon siya. So nakahandusay siya, so tinayo namin siya kasi worry na worry kami, baka mamaya kung ano nangyari kay Jelay. Pagdating namin sa bahay ng boyfriend ni Iya, pagdating namin doon, naghugis na kami ng sugat. Anak ng teteng, siya pa yung nag-inate, siya pa yung walang katama-tama, siya yung walang sugat. Alam mo yun, yung tigas, akala niya siguro sasaklulohan siya ng ng ambulansya. Akala niya na teleserye siya. Ang tigas na mukha mo, Jelay, shoutout sa'yo. Napakatigas na mukha mo. Ang galing mo. Laki-laki mo pa naman, baboy. What is your favorite movie? So, bibigyan ko ng tatlo kasi tatlo talaga yung pinakang the best, pinakang gusto ko. So, number 3 would be Hunger Games. Yung whole trilogy niya, yung whole na apat na movie, pero lahat yung gusto ko. Like na like ko yun. Then number 2 is The Greatest Showman. Ang laking factor sa akin dahil si ang gumanap doon si Zendaya and si Zac Efron. Dalawa sa mga gusto kong mga international stars. Yun. The Greatest Showman, sobrang artistic, sobrang creative, napakaganda, and yun. So, and favorite ko is, of all time, is still Divergent. Walang tatalo. Kasi yung Divergent, nabasa ko yun beforehand, bago siya gawing movie. Sobrang ganda ng adaptation sa movie, although medyo maraming nagsasabi na masyadong CGI. Pero okay lang sa akin, the best, Divergent. Number 17, which quote inspires you? Iisa lang. Never give up. And actually, marami nung nag-quote noon, pero the best na nag-quote noon is si Naruto. Yun yung ninja way niya. Sa mga Naruto fans dyan, like niyo yung video. Like itong video. Like. And yun. So, kay Naruto, never give up. 18. Who was your childhood best friend? Eh, meron akong childhood best friend. And siya ay walang iba kundi si... Tan-tan-tan-tan-tan. Si Ashen! So si Ashen, hi Ashen! Kamusta ka na dyan? Kamusta ng buhay-buhay natin dyan? So si Ashen yung best friend ko since elementary hanggang early high school, ganun. Sobrang close kami niyan, lagi kami araw-araw, naglaro kami color game, naglaro kami Yu-Gi-Oh! Ganun. Okay, question number 19, nakabunot na ako. What food do you hate? Ganun pa ako ng ganun, hindi nyo nun nga pala napakikita. Actually, napakatakaw ko po. Aminado po ako, napakatakaw ko. And yun, pero hindi po ako pumakain ng kahit anong maanghang except sa pansit canton na chili mansi. Pero yun, hindi talaga ako kumakain ng kahit anong maanghang. Parang hindi ko lang kaya, hindi ko na-enjoy yung pagkain. Kapag sobrang, yun, kahit konting anghang lang na hindi ko na siya gusto. Hindi talaga kahit ano, kaya ko naman siya tisi pero hindi talaga ako nag-enjoy. Eh, ano pang sense kung kakain ka tapos hindi ka nang mag-enjoy, diba? Kaya ako kumakain para magustuhan mo yung kinakain mo. Kaya ko naman siyang kainin yung mga slightest anghang lang, gano'n. Kaya yung sabi yung challenge na yun, ako never kong tinry. Never. Question number 20. Do you love playing sports? Well, as of now, hindi na. Pero before, no high school, ako naglalaro ng volleyball and badminton. Pero hindi ko na nagpa-practice eh. Piling ko ngayon ako marunong eh. Next question na lang tayo, please. Next question is, do you read books? Yes, I read books. Marami na akong nabasang books. Nabasa ko yun. Sorry nga lang sabi ko. Nabasa ko na yung Divergent Trilogy. Nabasa ko yung Hunger Games Trilogy. Nabasa ko na yung buong Harry Potter. Yung 7 books. Yung 5 books na Percy Jackson. Yung 5 books ng Heroes of Olympus. At yung 3 books ng Trials of Apollo. Nabasa ko na yung lahat. Mahilig po akong magbasa ng books. Tsaka syempre, sino ba naman ang dinakabasa pa ng 50 Shades of Grey, yung trilogy. Sobrang ganda. And yun, medyo bookworm. Pero ngayon hindi na ako masyado nakakapagbasa kasi busy sa school and everything. Number 21.
What is the last movie you watched? Last movie na napanood ko, ano ba? What Happened to Monday? Netflix original. Sobrang ganda niya. Nagustuhan ko siya. Maganda yung plot twist. Panoodin niyo kung hindi niyo panapanood, panoodin niyo. Maganda. Question number 22. Do you forgive easily? Ako, hindi ako ganun kadaling magpatawad. Wala lang, parang sa akin napaka-big deal kasi pag once na... Ay, dinadepende ko naman sa kung gano'ng kabigat yung nagawa sa akin ng isang tao. Pero ako yung taong hindi ako naniniwala sa forgive and forget. I can always forgive, but I cannot forget what you've done. Kaya, ayun, so kung papatawain ko man siya siguro, mapatawad ko lang siya, pero hindi na kami katulad ng dati. Na parang close-close, ganun. Kung lari, friend ko siya, close kami, ganun, hindi na. Question number 23. What is your favorite burger? Cheesy burger McDo. Ng McDo. Plus araw-araw, kumakain ako na. Question number 24. What is your favorite Netflix show? Favorite Netflix show is The Legends of Tomorrow. DC Legends of Tomorrow. Parang andun yung ibang heroes ng DC. Wala lang, gusto ko lang siya. Yun yung parang pinakang inaano ko ngayon. And the last is... Oh my God! Are you single? Why? Para po sa kaalaman ng lahat, ano? Yes, I am single. But kasi may why pa. Being single is a choice. Mas masaya ako ng single, walang stress. And hindi ka ganun ka... obligado sa mga bagay-bagay. Ganun. Alam mo yung parang napakahirap kasi pag nasa relasyon ka, na parang kukulong ka sa, ewan ko ako ganun ako eh. Parang nakukulong ako sa isang box. Parang ganun. And ayoko nung ganun. Mas okay na ako ng single. Pero hindi naman, I'm not closing my doors naman. Hindi naman sarado yung opportunities kung magkakaroon ng relasyon. Why not, diba? Pero as of now, single ako. And yun. Ba't ba ito pa yung huling-huling na bunot? And yun, tapos na ang ating video for today. Sana na-enjoy niyong lahat ang aking Get to Know Me tag. Parang 25 facts na rin siya, pero bunot-bunot lang, gano'n. Kung na-enjoy niyo tong video to, i-hit niyo na yung like button para sa mga bago dito sa aking channel. Magkakaroon nga pala ako ng mga challenges sa mga susunod kong video. Abangan nyo ang aking mga challenge at kung sino mga kasama ko doon, abangan nyo yon. And yon, so sana stay tuned kayo sa channel. Hit the subscribe button and yung katabi nun is yung notification bell. Click nyo yun para palagi kayo mas ma-notify kada mag-upload ako ng video. And yun, sa mga nagpapa-shoutout nga pala, shoutout sa'yo, Ira Gayoso, hi. Tsaka si ko, si Nick Dayadid. Oy Nick, ano ang ginagawa mo? And yun, shoutout din nga pala kay Ninya Marie, Ninya Moana Marie, hi. Kamusta na, cousin? Leave a comment, suggestion, at saka yung insights nyo, kung ano pang gusto nyo makita dito sa channel ko. And yun, sana supportahan nyo ako guys. Parang awa nyo na guys. Please lang oh. Baka naman. Salamat and that's all. Bye!